Okay, mga parekoy, sa video na to koy, ituturo ko sa inyo yung difference ng itong filter ng targets ng AIS filtering, no? Acquisition versus yung itong button na AIS, yan. Okay, yan. Okay. Now, itong video na to para to sa mga zero knowledge sa ECDIS o gustong mag-review or matuto. Ang ECDIS natin ay Transas. So, dito sa anong difference ng AIS na button na to at saka acquisition? Okay. Now, yung pag-uusapan natin itong part na to, yung range CPA TCPA, kasi meron din siya dito sa AIS na button, range CPA TCPA. So, dito lang tayo iikot muna. Now, ito yung kaibahan ko. Kung titingnan nyo, yung setting ko, nilagay ko siya under ng AIS na tab, nilagay ko range. Yung pinili ko yung range na naka 12 miles. Dito sa acquisition, ibig sabihin, ipa-plot niya yung target, yung pinili ko is CPA. Hindi range, CPA at 2 miles. Okay. Diyan pa lang, makikita nyo yung ma-analyze nyo na bakit yan yung pinili ko. Bakit? Okay, ito yung very reason niyan. Gusto ko yung ECDIS ko, pag sinabi kong AIS naka-range yung filter at 12 miles. Ibig sabihin niyan, lahat ng target mula sa barko natin hanggang 12 miles na radius mula sa barko is makikita sa aking ECDIS. Okay? Makikita. So, iba yung makikita sa napaplat. Ibig sabihin, makikita lang siya, magdi-display sa aking ECDIS, pero hindi siya napaplat. Kaya, dito sa acquisition, ito yung nagpaplat. Ito yung nag-acquire. Nagbibigay na siya ng vector para ma-monitor mo. Kaya, CPA dito yung nakapili. Kasi, ibig sabihin, lahat ng target na may AIS na nakikita na display sa aking ECDIS, within 12 miles, nakikita man, pero may additional akong filter na lahat ng barko na lalapit sa akin at 2 nautical miles, ito yon CPA, ay magpa-plot automatically. Okay? Magpa-plot. So, yan yung difference niya. So, dito sa acquisition, magpa-plot siya lahat ng target na lalapit sa akin at 2 miles. Pero, sa AIS dito, lahat ng target na papasok sa aking 12 miles radius ay magdi-display sa ECDIS. And itong display by type sa ibang video naman na lang yan, pero yan yung mga conditions. Anong klase yung i-display ko? Normally, i-check nyo yan lahat. Okay? So, nasa sa inyo yan, pero komportable na ako sa setting na yan. Kung ano yung gusto nyong setting. Okay, tingnan natin. So, dyan muna tayo para hindi haba yung video natin. Acquisition versus dito AIS display. And sana may natutunan kayo. And see you on the next video.